Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ituturo ko po sa inyo kung paano magpalit ng brake pad sa atin pong front disc brake ng ating motorsiklo. So, para sa gawain ito, huwag po natin kalimutan na gumamit ng rubber gloves or kahit anuman pong gloves na meron tayo dyan para maiwasan po natin na sobrang marumihan ang ating kamay. At makakatulong rin po ito para makaiwas po tayo sa disgrasya. Mga simpleng sugat na maaari nating matamo dito sa gawain ito. Okay, para sa gawain ito, gagamit po tayo ng 12 na close monkey wrench. Ocho. Para po dito, malus natin tong nut na to para po matanggal natin yung brake pad. Okay, simulan na po natin. So, bago po natin na luwagan itong 12 nut na ito, na dalawa na humahawak sa disc brake natin, caliper, gagamitin po muna natin itong 8 para luwagan to, itong nut na to. Kasi pag mamaya pa po natin ito luluwagan, pag nakatanggal na po ito, mahirap na pong gawin yon. Kumbaga, nasa stable position pa siya, luluwagan na natin to para mamaya madali natin matanggal yung brake pads. Okay? So, para luwagan to, counterclockwise lang po. Okay? So, maluwag na po. Naman po luluwagan naman po natin itong dalawang nut na ito. Mas madali pong gumawa kung ang tools po natin ay akma po para po dun sa mga gagawin nating trabaho. Mas mapapadali po, ano? Tabi lang po natin yung mga nut na maayos para po hindi mawala. Okay. So ito na po yung brake pads natin. Okay. Niluwagan ko na po siya kanina para po madali natin siyang mahugot mula sa disc brake natin. Paano ko po ginawa yun? Sinungkit ko lang po siya ng flat screwdriver. Nung nakakabit pa dito, sinungkit ko po siya ng flat screwdriver para po lumubog po yung mga piston. Yan. Para po madali natin siyang mahugot. Pero ingat lang po kayo sa paggamit nito kasi dahan-dahan lang po at baka magasgasan nyo po itong mga components ng ating disc brake. Okay, so kung mapapansin nyo po, yung brake pads po natin talagang upod na. Nangangailangan na po talaga ng kapalit. So para matanggal po natin itong dalawang disc pad na to, ito po yung liluwagan po natin na nut kanina, ubunutin lang po natin yan. Hawakan nyo lang po yung disc pad para po hindi mahulog accidentally, no? So ito na po yung nut, natanggal na po natin. Set aside lang po muna natin yan. Ito na po yung mga brake pads. So natanggal na po natin yung brake pads. Kung mapapansin nyo po, talagang upod na, malapit na po siya dun sa bakal. So, palitin na po talaga ito, mga kaibigan, ano? Mapapansin niyo po na palitin yung disc pad ninyo kapag kayong mga guhit po na to eh hindi na visible. Ayan po. Meron po itong tatlong guhit ng bagong kabit po ito. So, kung mapapansin niyo po, kaunti na lang po yung visible na guhit. At saka dito po sa brake pad na to,
Yung portion po na to, wala, hindi na po kita yung guhit, pero dito po sa gitna at saka dito sa may kabila, kita pa. So ibig sabihin, hindi pantay yung pagka-worn out po ng brake pad. So magtataka po kayo, bakit po ganun, ano? I-check nyo po ito. So, kung mapapansin nyo po, kapag ka po may preno po kasi tayo, lumalaro po itong caliper. No? Gumaganon po yan. So, malamang ito po, dahil matagal na rin po itong motorsiklo na to, no? 5 taon na po ito, malamang ito po ay kailangan ng lagyan ng grasa. Hindi na po masyadong lumalaro ng maayos itong part na to. Kailangan na po natin itong tanggalin at linisin. So since magpapalit naman po tayo ng brake pad, isasabay na rin po natin to. Gamit lang po tayo ng flat screwdriver para po mabunot natin to. Hilain nyo lang po ito palabas. Okay. Ayan po mga kaibigan. Kung mapapansin nyo po, ano, medyo may kalakalawang na po, madumi. Madumi na po siya. At tuyot na po yung grasa. So malamang napapasok po ito ng tubig ulan. Kaya po siya dumumi. So lilinisin lang po natin ito. At lalagyan po ulit natin ng grasa. So babalik na po natin ito ngayon, saksak lang po natin siya. Okay, so nalinisan na po natin. Tapos nalagyan na rin po natin siya ng grasa. So dapat po yan kasi pagka nag-a-apply po tayo ng preno, lumalaro po ito. So dapat may play po yan. Hindi ho yan pwedeng naka-stack lang. Dapat po may play siya. Okay?
So ngayon po na nalinisan na po lahat ng components, malinis na po. Ibabalik na po natin ngayon. Ayan po. Nilinis ko na rin po yung caliper, loob ng caliper. Ito po yung parang plate holder po yata ang tawag dito, hindi ako sigurado, no. Ibabalik na rin po natin siya. Ayan po. Bali, ang purpose po nitong bakal na ito, para po pag nilagay na po natin yung brake pad, ayan po, mapapansin nyo lumalaro po siya. Itutulak niya yung brake pad para sumagad po palabas yung brake pad at hindi po mawala sa position. So parang tumutulong po siya na ma-hold yung brake pad in position, sa tamang position niya. Okay? So ngayon po ilalagay na po natin yung brake pad. Ito nga po palang brake pad na ikakabit natin ngayon, yung kapalit po nung kanina. Ito po ay old brake pad na pina-brake band ko. So meaning ang brake banding po, tatanggalin po nila yung lumang material ng brake pad. Papalitan po nila ng bago. Mapapansin nyo po, luma po yung bakal. Pero makapal na po yung brake pad. So brake band po yan. Ang biniyaran ko yata dito, kung di ako nagkakamali, is 300. Yung pinakamagandang klase ng material po yung pinalagay ko. So mas tumatagal po siya kaysa po dun sa old brake pad. Pero the best pa rin po yung genuine brake pads from Honda. Medyo may kamahalan nga lang po. Ang presyo po ng brake pad sa unahan ng Honda CBR150R, hindi ako nagkakamali, is nasa 850. Sa harapan din, sa likod is 1,200. So nagpa-brake band lang po muna tayo kasi out of budget po tayo sa ngayon. Okay, so kung mapapansin niyo po, wala po itong groove, wala po itong kanal. Kasi ang brake band po, hindi po nila nilalagyan ng kanal. Okay. So yung wala po siyang wear indicator. Okay, check lang po natin ito palagi. Siguro every periodic maintenance natin, every month, titingnan natin yung brake pad kung okay pa. Kung kaya na every weekend, i-check po natin para po sigurado. So ito, makapal pa po ito. Kakabit na po natin. So unahin po natin itong part na ito. Ayun, may patasok. Dito po. Dapat po kakalawit yun dyan. Siguraduhin nga lang po pala natin na nakasagad po yung mga piston, caliper piston. Papasok. Kasagad lang po natin. Okay. Ito na po. Agad na po natin yung kabila. Natin itong tornilyo na to para po ma-hold niya in place yung dalawang caliper, dalawang brake pad sa caliper po. Hindi po muna natin hihigpitan, may time po tayo para maghigpit mamaya. Okay. So ayos lang po natin yung brake pad. Okay. Make sure na even siya in place. Ayan. Ibukalong po natin ng maayos para po maipasok natin ng maayos sa disc brake. Okay, pasok na po natin. Lagay na po natin yung mga nut para ma-hold in place. Make sure nga po pala na habang nagpe-perform po tayo ng pagpapalit ng brake pad, lalong-lalo na po pag nakatanggal na po yung brake pad sa caliper, iwasan po nating pisilin yung brake lever sa may manibela. Kasi pag naitulak po niya, na naitulak yung piston palabas, lulusot po yung piston.
mahirap pong ibalik yun mga kaibigan kasi magbi-bleed po ulit kayo ng brake fluid. Okay? Ayan. Pwede na po natin itong higpitan. Sa paghihigpit po, pag naramdaman nyo po na mahigpit na, konting sikwat lang, naka-lock in place na po yan, hindi nyo po kailangan masyadong higpitan. Kasi baka malustred naman po yung tornilyo. Ayan. So pag naramdaman nyo po na mahigpit na, konting sikwat pa ng konti, mga 1/4 turn, masikip na po yan. Huwag nyo pong kalimutang higpitan to, yung tornilyo na to, na tornilyo na humahawak dun sa dalawang brake pad natin. Kung naramdaman nyo pong mahigpit na, konting sikwat pa. Okay, mahigpit na po yan. Okay. So ngayon, pisilin na po natin yung brake lever para po sumikip yung ating mga brake pad. Masik po natin. Pipisipin po natin yung brake lever. Sa umpisa maluwag, malambot pa, baon na baon. Pero unti-unti, pag sumikit na po yung brake pad, sakali sa disc brake natin, ayun po lumalaban na. Okay. Another visual inspection na nakakabit lahat ng maayos. Para po sigurado, then you're good to go. So every time na nagpa-perform ako ng repair sa motorsiklo, tine-test drive ko po muna yung motor bago ko po i-set aside for tomorrow's ride. Okay? So kung nakita nyo po itong video na ito, nakipakipakinabang po sa inyo, please like, comment, and subscribe. So maraming salamat hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you for watching.